May 15, meron po na tayo natanggap na total of 3,992 reports and complaints. Mostly, ang pinakamataas pong complaint, halos kalahati, tungkol po rin sa unfair selection tsaka process distribution ng SAP. Pangalawa po dyan, yung SAP qualifications. Tapos po yung failure to be included as a list of beneficiaries. Pero lately po, we have also received several complaints dun po sa mga paglabas ng mga fake news. Nasama na rin po rin sa mga pampapatiko sa ating pamahalaan, lalo lang na sa ating Pangulo. We've received several complaints na ito naman po ay pinadala natin sa NBI at pinaimbestigahan. Yung iba po dyan ay nahuli na. Nakita nyo po yung mga kagawa, yung isang kagawa na nag-viral lang po. Pinahuli po natin kagad yan, nakukuha po ng pulisyan sa Bulacan. Tapos yung isa naman po na yung pati po yung teacher na nag-viral din po yung post, pinahuli po natin sa NBI po yan. Just to say, sa ating po mga kabayan, mas marami po ang nakatanggap talaga at masaya kesa rin po sa nagreklamo. Medyo maingay lang po talaga yung mga nagreklamo, and we understand and we're acting on it. Meron din po tayong mga natanggap na report tungkol sa mga overpriced equipments na pinadala, so we're also looking into it. We partnered with the agencies and endorsed it to them for appropriate actions. There will be a day of reckoning. Busy lang tayong lahat ngayon, tsaka quarantine pa yung iba. So, darating po na kayo po haharap din sa batas. So, sa ating mga kabayan, you know, you can trust and we will make sure na actionan po natin, bestigahan natin at the least. At we will all bring them to justice. And tsaka,